kung gusto mong magnegosyo sa 2023, kailangan mong maging handa dahil continuous pa rin po ang supply chain issues, mabagal pa rin po ang takbo ng ekonomiya, at let's face it, may ongoing shake-up din po ng online and offline commerce. Merry Christmas, everybody! Today is our last video of the year 2022 and continuation pa rin po ito ng ating Small Business Idea series. I understand everyone is so busy for the holidays. I hope you take the time to watch our series dahil for sure makakatulong ito sa inyo, especially when you are thinking of starting a business nitong 2023, mapa-online man yan, o yung may brick and mortar presence. In our series, I shared with you yung mga fundamentals bago ka magsimula ng negosyo. And today, I'm going to share with you naman kung ano nga ba ang magandang negosyo na pwede mong simulan nitong 2023. So if you want to learn kung ano ang mga ito, stick around and please don't forget to thumbs up this video. So kung ikaw ay naghahanap ng business opportunity na parehong profitable at may growth potential, eto ang mga negosyong tailored for 2023. So from the word tailored, bakit tailored? Ibig sabihin, fit po siya sa ating economic situation nitong 2023. Because sa sinabi ko na nga no, sa ating previous video, na ang pagnenegosyo po ay magdedepende yan sa economic situation we are in. Depende sa economic environment we are in. So sa 2023, kailangan, kung gusto mong magnegosyo sa 2023, kailangan mong maging handa dahil continuous pa rin po ang supply chain issues, mabagal pa rin po ang takbo ng ekonomiya, at let's face it, may ongoing shake-up din po ng online and offline commerce. So here are the top micro or small business ideas that you can try sa 2023 in no particular order. Number one in our list is yung mobile cleaning and grooming services. So yung cleaning and grooming services, I'd like to highlight yung grooming services. Ito po ay ang target market natin ay yung may mga pets. So cleaning and grooming services, due to the nature of these services, hindi mo kailangan ng physical office, yung equipment costs mo are low, and of course, ang kinaganda dito is yung hours of operations are flexible. So ano yung mga cleaning services? Of course, you can offer these services, essential to na opportunity to both residential and commercial properties because you help people manage yung mga tasks nila, lalong-lalo na kung yung mga target market ay yung mga wala ng panahon maglinis sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga offices, or sa kanilang mga commercial properties. Ang negosyo na ito will always be in demand starting itong 2023 because people are always looking for ways na makapag-save sila ng time and money. So yung pag-hire ng cleaning service, of course, is a great way to do that. So cleaning services may include, depende po sa inyong expertise, may mga services po na naglilinis ng carpets, nagwi-window washing, pressure washing, general cleaning, lalo na yung may mga nasa condominium units. And while naman po yung mga commercial offices, no, yung mga janitorial services, may mga floor care, at marami pang iba. For pet grooming services naman po, i-insert ko lang sa video na ito. So the other week, nagpa-service po ako dito sa Hypos. So it's a mobile pet grooming service. So hindi mo na kailangan pumunta no, sa loob ng mall para magpag-groom ng inyong mga pets. Sila na po yung pupunta sa inyo wherever you are sa certain location. Kung ikaw ay taga-Kainta, taga-Taytay, tiga Angono. So ito yung pinagsaservice ng Hypos na pet grooming services. This, by the way, is not sponsored by Hypos, but I see the potential na isa to sa magiging patok na negosyo starting 2023.
Number two on our list is food businesses. So, maraming klase po no, ng food business. May mga food trucks, may mga home-based naman na nagbe-bake ng mga cookies, may mga nagpe-prepack meals din no, na naghahatid sa mga opisina, sa mga government offices, mga home-cooked meals, mga prepack meals. So, there is a rise of companies transitioning from office no, sa work from home and hybrid setup. Itong customer base mo will definitely increase in 2023. So, food business is a sure win kapag ikaw ay nagbabalak magnegosyo nitong 2023. Pangatlo sa ating list naman ay ang digital marketing services. So, ano-ano yung mga ito? Sa dami ng negosyong magsiset-up ng shop, lalong-lalo na yung mga nagnenegosyo online, there is a growing needs sa digital marketing services. So para matulungan mo ang mga micro, mga small business owners building their brand, you can create your own digital marketing agency. So mga services na pwede niyong i-offer if you're planning to put up a digital marketing services na negosyo may also vary according to your skill set at sa mga taong hina-hire mo. So ito lamang yung mga example no ng mga digital marketing services that you can offer. Number one, may content creation, may organic social media management, web design, SEO, brand and creative consultation. Running an agency katulad ng digital marketing services agency is easy to do from a home office. There is a very little startup cost for starting this type of business. You can also run an agency as a solopreneur or hire people na may expertise in the areas you're less solid in. Number four on our list is yung accounting services. So individuals, mga freelancers, micro and small businesses, ito yung mga target market mo. So these people rely on accounting services to file their taxes, to file their bookkeeping and financial planning. So minimal ang overhead startup cost for accounting. And of course, the job is easily doable from home. So if you are an accounting professional, this can be a great side hustle to start with. And may kakilala din po ako no, na nag-start sila ng side hustle as accounting service and eventually naging full-time sila dahil napakalaki ng income earning potential sa negosyo na ito. Number five on our list is yung second-hand retail. Sheesh! O, di ba? For sure. Naririnig nyo yan, no? Makikita nyo yan sa inyong mga feeds. Hindi lamang po sa TikTok, but sa mga reels na iyong Facebook, yung second-hand retail na pagbebenta. So, may popularity po of fashion resale sa area na iyan. So, ito yung mga pre-love, mga ukay-ukay, mga second-hand retail. Hindi lamang po sapatos, hindi lamang damit, but meron din mga appliances, mga surplus items na merong growing na popularity. Actually, nagsimula to before pandemic and nag-boom siya noong pandemic. So habang meron tayong supply chain challenges, mga struggle, this for sure is also one of the patok na negosyo that you can try in 2023. So, Mama Bechay, you may ask me, bakit nga ba may trend or popular yung second-hand retail? So, sa nabanggit ko nga kanina yung second-hand retail, katulad ng mga pre-loved items, ang mga discount store is also included, yung mga liquidation na mga store is also under this category. So, yung target market natin usually dito, guys, ay yung mga millennials at saka Gen Z. So, kaya may popularity siya, kaya trending siya, and is expected to rise hanggang 2025 is because these target market are now environmentally conscious. So, ano ibig sabihin ito? These target market are mindful of the effect that
you and your actions have on the environment. So these people actively go the extra mile to make sure na yung impact nila sa environment is minimized. So ito may share ko lang sa inyo guys, no? And for sure, ilan sa inyo ay may mga customers na rin na na-encounter na ganito. Kasi one of our customers messaged me asking if we are using an eco-friendly packaging. Kasi sa dami nga, no, ng mga pouches na ginagamit natin in ordering online, of course, may mga customers tayo na may na mga environment conscious. And ang good news dito, guys, isa sa platform, I think sila yung pinakauna. I'm not sure kung sa ibang platform kung gumagamit na rin ba sila ng mga environment-friendly na mga packaging as yung mga Lazada pouches. So we decided to transition from using yung mga pouch na regular pouch to yung Lazada for Good na pouches. So ipakita ko sa inyo kung anong itsura nito. So eto guys, no, yung Lazada for Good na green packaging. So I think Lazada is the first platform na nagkaroon ng social responsibility when it comes to environment. Kasi they also offer itong Lazada for Good na packaging. So bakit siya environment friendly? According in here, basahin na lang din natin, no, yung mga ganitong packaging are made from corn-based biopolymers certified for both home and commercial compost. Last but not the least sa ating list is yung warehouse and storage. So may mga space ka ba where goods and where clients can rent it as a warehouse space? So may increase po ng business opportunity dito, no, dahil meron pong need of space to store from these micro or small business owner. Kung meron ka naman space dyan na maliit, kung halimbawa kasing laki ng pwedeng dalawang car ng ganong mga space or kahit isang car lang na space, no, pwedeng-pwede mo rin yung i-convert into a DOP o yung drop-off point station. So, ano yung mga drop-off point station? For sure, nakikita nyo na ito, no, sa mga area nyo. Pa-flash ko na lamang sa screen yung mga itsura ng mga drop-off stations. So, pwede nyo rin po itong pagkakitaan kung may mga spaces kayo na hindi nyo na ginagamit. So, drop-off station po is where online sellers drop off their parcels, yung mga orders nila. Kung halimbawa, Lazada siya na seller, no, you can be a Lazada drop off station owner. Tapos, yung ibang ginagawa nila, hindi lang sila Lazada drop off station owner, but at the same time, pwede rin i-drop yung mga Shopee na mga orders at saka JNP. Guys, I always give 6 items in every video. But today, let me give you a bonus and for sure, maso-surprise kayo na kasama siya sa aking list sa isa sa mga negosyo na pwede niyong pasukin this 2023. And ang ating bonus for today, bago natin i-end ang video, is yung alcohol and liquor store. Na-surprise ba kayo? Yes, ang alcohol or liquor store has a year-round demand as Filipinos love parties. Lalo-lalo na ngayon na nag-open na tayo, no? Wala nang restrictions. So, ang mga Pilipino ay mahilig sa handaan. And for every handaan, may inuman. And historically, guys, kahit may recession, ang negosyong ito, yung alcohol and liquor store, ang sales nito don't drop off in this industry. However, opening a liquor store, no, has a few challenges compared to your average retail store. But for sure, this is a solid one of the patok na negosyo that you can try nitong 2023. Guys, marami mga ingredients para maging successful ang iyong maliit na negosyo. Good planning, tamang tools, business savviness, experience, at marami pang iba. While wala namang industry ang may guaranteed success, those who are flexible, resilient, yung may mga high demand na products, and with good margins, of course, are a solid bet.
So this list of small business ideas na binanggit natin sa ating video today is a starting point to get you inspired this 2023. Kung ikaw ay na-inspire to open a business and nakatulong ang video na ito sa inyo, comment down below, Happy New Year, because next year, I will be teaching you more of how to build a business from scratch, starting with creating a business plan. Gusto nyo yon? Ano pang hinihintay mo? I-comment mo na ang Happy New Year dahil nakasalalay ang comment nyo kung ipupush through natin ang content na yan, or we'll go back for more video tutorials. Happy New Year, everybody! I wish you welcome 2023 with lots of love from your family and friends. See you in 2023.